Mga minamahal, I would like to welcome you to our new series for this new month. At ito po sa palagay natin ay tatagal ng tatlong linggo unless ito po ay kilusin pa ng Panginoon na extend natin hanggang July 1st, for our first Sunday. At atin pong pag-uusapan, that thing called pamilya. Pakisabi nga po, pamilya. At we will try to compress so many things po sa umaga po na ito. At sana po pagsama-samahan natin, gaano ba kahalaga ito? Pag-usapan natin. Alam nating mahalaga, ngunit minsan po ay ito ay nababaliwala natin. Although wala tayong intensyon, alam nating mahalaga, kaya po hayaan natin itong muli nating pag-usapan. Masariwa o di kaya may matutunang bago upang maalagaan po natin ang ating pamilya. Amen po ba? So let's talk about family. At ang asawa, mga minamahal, sino po dito ang may asawa na taas po yung kamay? May minamahal na asawa, taas po yung kamay. Kung kasama mo yung asawa mo at di nagtaas ang kamay, may counseling po tayo mamaya. Joke lang. Yung ating asawa, hindi man perpekto, wala namang perpekto, tama po ba? Liban kung perpekto ang kanyang pangalan, hindi man madalas sa ating makita dahil sa trabaho, pero alam po natin na siya ay ginayak ng Diyos para sa atin. Ano po? Ginayak ng Diyos noon pa man sa tamang panahon at pagkakataon, siya po ay regalo ng Diyos. Pakisabi kung asa tabi mo yung iyong asawa, sabihin mo ikaw ay regalo ng Diyos. Kung hindi ka sinabihan, biro lamang po. Kalakip nga lang po nito para ating matagpuan yung paggagayak na personal at tamang desisyon para makatagpo yung God's will. Pinagtagpo ng Diyos ang mag-asawa, kaya po may kanta yung mga kabataan. Baka alam niyo po ito, baka paborito niyo po ito. Na LSS din po ako dito, kinakanta ng mga kabataan. Nang makita kita sa tagpuan ni Bathala. Parang ako lang nakakaalam po. So, kayaan nyo na po yung kanta na yan. Ano, minamahal. Gayun din yung ating mga anak. Gaano man maging katrabaho yung pag-aalaga sa kanila, gaano man siguro naging busy tayo, nawala na ng time. Alam po natin na kapag tayo magkaanak na, it's not about us anymore. It's about the children na hindi na po yung kung bibili ng damit minsan, it's about them, bibili ng pagkain, may paborito ka pero unahin yung paborito nila. Dahil po hindi na ito patungkol sa atin, kaya yung mga anak natin, gaano man naging kaabala tayo, pagpapaligo, pagbibihis, ano pa po ba, pagpapakain sa kanila, nawa, makita pa rin natin na sila po ay mga regalo ng Diyos. Meron po ba kayong anak na katabi? Sabihin nyo sa kanya, regalo ka ng Diyos. At tandaan po natin na hindi sila laging para sa atin. Tama po ba? There are times po na ma-realize ko ito na kapag nasa labas po ako, alimbawa may meeting o kaya may kausap po, tumatakbong palabas po yung aking anak na bunso at sinasalubong ako, niyayakap ako, ini-enjoy ko po yung moment. Bakit po? Kasi hindi siya laging magiging ganun sa akin. Tama po ba? Yung mga bata, tatakbo-takbo, sasalubong sa'yo. Pero pag laki niyan, iba na ang barkada. Iba na ang yayakapin. Tama po ba? So, i-enjoy natin. At gawin po natin silang source of our joy. Kaya samantalahin po natin sila na habang sila'y kasama natin, magawa din natin yung ating mga tungkulin na inatang ng Panginoon bilang magulang para sa kanila. Hindi sila dumating sa atin na nagkataon. Nakita na sila ng Diyos. Sabi po sa Psalms 119 or 118 po, sabi doon, God has seen us. Doon pa lang sa sinapupunan ng ating nanay. Kaya yung mga anak po natin, nakita na ng Diyos bago pa ipanganak, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang regalo. Kaya ang tawag po natin sa kanila ay bundle of joy o precious gift. At gayon din po, nawa ay ma-rediscover natin ang ating pagmamahal sa ating mga anak, sa ating asawa. Pwede po ba tayong tumayo at muli po nating basahin yung ating batayang talata this morning. Sabi po sa Genesis 2:18-24, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong.
Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Aming Ama, amin pong dalangin na sa umagang ito na tinawag niyo po kami at binigyan ng kakayahan na tugunin ang inyong pagtawag. Salamat po na pili namin ito sa lahat ng maaring pwedeng gawin ngayong umagang ito. Panginoon, turuan po ninyo kami, mangusap ka sa aming kalagitnaan. Nais namin na ikaw lang ang umagaw ng aming buong atensyon. Walang ibang kumuha, Panginoon, ng aming mga pandinig, ng aming paningin, kundi ikaw lamang sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng salita ng buhay. Lord, this is a receiving day, so we receive everything. In Jesus' name, this is our prayer. Tayo po yung magsabi ng Amen. Pakisabi po sa iyong katabi, God bless you. And let me start po ang ating pag-uusap by saying, we are under attack. Meron po tayong mga pictures yan, so samahan po ako ng ating tech team. We are under attack. What a way to start a message. Ang ganda namang pasimula niyan, Pastor. We are under attack. Ano po? May umaatake sa atin. Hindi po terorista, hindi maute, hindi ISIS. Ano po? May pictures po tayo dyan. Yung ISIS, nakakatakot pag umatake. Ano po? Yan sila. Uniform. Ano po? But hindi sila yung umaatake sa atin. Hindi rin po ang China. May umaatake sa atin at ang target ay ang mga pamilya natin. Pakisabi nga po sa iyong katabi, pamilya natin. Walang ibang naisirain ang kaaway kundi ang iyong ugnayan sa iyong asawa o sa iyong pamilya o sa iyong anak. Liban pa sa relasyon natin sa Diyos. Alam ng kaaway na kung masisira yung pamilya, kung masisira yung ating pagtingin sa kahalagahan ng pamilya, mahihirapan tayong maisip na ang Diyos gusto niya tayong maging pamilya. At yung Diyos gusto niya tayong maging anak, at yung Diyos pwede nating tawaging ama, kagaya po nung verse na binasa natin sa sagutang pagbasa. The devil would like to destroy the picture of family. Kaya, do we have to talk about this? Opo, we have to fight for our family. Sino po dito gusto mo ipaglaban ang iyong pamilya? Amen. Ang dami pong naapektuhan ng mga pamilya, maaring nasasaktan, nasisira, hindi naman dahil sadya, medyo may mga maling priority siguro, mga hindi tamang kaugalian o pagpapahalaga. Pero mga minamahal, naniniwala ako sa kaibuturan ng ating puso, we would like to fight for our families. Ipaglalaban natin yung ating pamilya, ipaglalaban natin ang ating mga relasyon. Sa Nehemiah 4:17 po, isang pagkakataon doon ay sila'y under threat. Sila po ay sasakupin ng mas malalakas na kaharian, mas malalakas na bansa. So ang ginawa po ng mga tao doon, lalo yung mga tatay, sa kanilang kabilang kamay ay pangayos nung nasira nilang pader. Ito po sa Nehemiah 4:17. Sa isang kamay naman po ay sandata. They are willing to build their family and they are willing to fight for their family. Amen po ba? Handa nilang ipaglaban ang kanilang pamilya laban sa atake ng kaaway. So, let's talk about two things na pwede nating makuha sa Genesis chapter 2, verse 18. Yung verse po na binasa natin kanina. Number one, ang pamilya ay idea ng Diyos. Ang Diyos po ang may idea o may lalang ng pamilya. Ano man po ang sabihin ng iba, it will always be around. Noon pong panahon na nagsisimula ang communism po sa Russia, gusto nilang sirain yung idea ng family. Ano po? Ito po ay kwento ng mga nakalabas mula po sa bansang Russia na yung pamilya, gusto nilang i-re-educate na po yung tao. So, family will be like this. Pipila po sila, may meal ticket, isang lalaki, isang babae, nakapila po sila. At kung sino po ang magkatapat, sila po yung bubuo ng next generation. So, walang about love or anything, basta nagkatapat lang. Ano po, mga minamahal. So, it's the building block of society. Every human relation, institution begins with the family. Ganito po siya kahalaga. Kaya kailangan natin itong palakasin at patatagin. Hindi po purok, barangay, bayan o bansa muna, kundi sa pamilya ito nagsisimula. Can somebody say amen? Mga minamahal, we cannot build the country without building the family first.
Pangalawa po, kailangan natin ng ugnayan o relasyon sa iba. Si Adan po ay nilagay ng Diyos sa hardin. Perfect environment. Nandun yung kanya makakain. Andun yung prosperity around him. Mga minamahal, siya yung pwedeng pumili ng kanyang kakainin. Ano po, tayo siguro, very limited tayo sa bagay na ito. Pero hindi siya masaya. Ano po? He's prosperous but he's not happy. Bakit po? Hindi mainam sa taong nag-iisa, sabi po ng Panginoon. Do you believe that? Kaya po, kailangan natin ng relationship with others, relationship with the family, relationship with our children, at sino po yung unang nakaugnay natin to build relationship with, hindi po ang barkada, hindi ang girlfriend o boyfriend, kundi ang alin po? When we started living, una at higit sa lahat po, ay family. God knows this. Kailangan natin ng relationship, mga minamahal. Maraming mga tao, hindi nila nakikita ang mahalaga ang bagay na ito. So, nagkakaroon po ng shifting sa priorities. Pwedeng career muna. Pwedeng riches muna. Pwedeng fame muna, mga minamahal. Just this week po, dalawang sikat na tao nag-suicide sa US. We're not saying na masama itong mga taong ito, but maybe they have, mga minamahal, they have challenges na maaring they are successful, they are famous, pero hindi pala ito kumumpleto po sa kanila. Kaya, mga minamahal, sana po yung ating bahay, yung ating pong family will not be para pong yung promo po ng mga hotel o mga pwedeng rentahan ng mga tulugan. Pakita po natin yung picture. May mga pananaw na maaring yung bahay is just for bed na may free breakfast. Ano po? Tapos alis na ulit. Ano po? Wala nang kwento-kwentuhan. You just need the bed and you just need the breakfast. Kaya mga minamahal, kailangan ba nating patatagin ang ating pamilya? That thing called pamilya, kailangan ba natin ipaglaban yung ating pamilya? Pag-usapan po natin. Opo, dahil ang pamilya ang kanlungan sa oras ng bagyo ng buhay. Inaawit po natin kanina, kahit na bagyo ay dumating, meron po bang mga bagyo ng buhay tayo nararanasan? Sino po magsabi dito, Pastor, tapos na, pero ang totoo sa buhay, meron talagang bagyo na dumarating. Mga minamahal, purihin ang Panginoon kung tapos na. Pero mga minamahal, kung hindi pa tapos, meron tayong kanlungan, yung pamilya. We need shelters in times of storm. Naalala ko po nung bata ako, naikwento ko na ito a few years ago, remembering my dad, lilipat po kami mula sa bahay papunta sa school nung bumabagyo. At yung payong hindi pwede. Ano po, pag bagyo, hindi pwede yung payong. So my dad, yung kanyang kapoting kulay blue, ano po, ibinilot kami doon, ako po natatandaan ko yon. At siya po yung gumagabay sa amin dahil ang lakas po ng hangin. Nasa loob kami ng kapote na malaki. Ano po, ginagabayan kami papunta ng school, mag-evacuate po kami. And you know, there are times that we will face storms. Life is tough, mga minamahal. May mga problema. Sa ayaw natin o hindi, may darating na problema. Pastor, nagpe-pray naman kami. May darating pong problema. Do you believe that? Mga minamahal, hindi po tayo excuse sa buhay na ito na hindi magka-problema. It's because we are here in a fallen world. Meron po tayong pagkatawag po, nasumpa yung lupa, mga minamahal. Kaya kailangan natin ng kanlungan, kailangan natin ng masisilungan, at sana po yung unang masisilungan natin ay yung pamilya natin sa anumang bagyong dumating sa buhay natin. Pakisabi nga po uli, pamilya. Sabi po sa Kawikaan 14:26, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan. May hatid na katatagan ang buong sambahayan o pamilya. Pag ang isang magulang, sana po wala tayong debate dito, may takot sa Diyos, mayroon siyang matibay na sandigan, yung pamilya. Magiging matatag siya sa mga dagok ng buhay. Amen po ba? Kapag believer yung tatay mo, nanay mo, para bang you're safe.
Meron kang lakas ng loob na pwedeng karagdagan sa lakas ng loob mo. At gayon din sa kanyang mga anak, yung kanyang mga anak, makakasumpong ng security, protection, stability sa kanilang sambahayan dahil sa kanilang mga magulang. Kung may kapwa tayong magulang po sa ating katabi, pwede ba nating sabihin, buti na lang nandito ka kapatid. Matatag ang iyong pamilya. Kaya po mapalad when Jesus is in the home because parents fear the Lord. Bakit po kailangan natin ng security? Meron ba tayong pangangailangan ng security, protection, stability, pagiging matibay sa buhay, lalo na sa ating mga anak? Opo, dahil bakit po mabagyo, lipat po natin, mabagyo ang buhay. Hindi lang panahon ang mabagyo, kailangan natin ng security para sa ating pamilya dahil po mabagyo ang mga buhay. Ano ba yung mga bagay na nagdadala ng bagyo sa buhay natin? Letter A, mga minamahal, mga pagbabago, mga changes. Maraming pagbabagong mangyayari sa buhay sa ayaw natin at sa gusto. May mga stages o season of life, bagong tirahan, bagong trabaho, bagong eskwela, o kaya pagkakasakit. Minsan po sa mga manggagawa, bagong destino. Ano po? And we have heard so many stories po ng mga bata na traumatized dahil lilipat tayo. Ano po? Lilipat tayong destino, lilipat ako ng school. May mga bagyo ng buhay sa pamamagitan po ng pagbabago. Ano pa po? Mga failures. Meron na po ba tayong mga pagkabigo? Hindi po lahat ay gusto natin, ng gusto natin ay pwedeng mangyari. Have you seen that in life? Ako po gusto ko mag-exercise, gusto ko magbuhat. Gusto ko pong dagdagan sana yung aking timbang, muscle. Kaya lang po, whenever I do this, tumataas yung aking acid and I'm so frustrated. Ano po? Akala ko mahina yung resistensya, kaya nung magbubuhat ako, sumasakit lalo mo. Hindi po pala, it's because of acidity. Ano po? So, there are things that I cannot do. Mga minamahal, hindi lahat ng plano natin ay magaganap. Life doesn't always happen as we plan. Meron tayong mga plano, ganda-ganda. Pero yung totoong sitwasyon, ganyan-ganyan pala. Ano po? May mga hadlang. And there will be failure sa school, sa trabaho, sa relationships, sa career. Mga minamahal, merong mga pagbagsak. Merong mga nagdudulot po sa atin ng mga hindi inaasahang mga sitwasyon. Sabi po sa Ecclesiastes 4:9-10, palagian po natin itong naririnig noon, the last month. Ang sabi po dito, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Pwede po ba natin sama-samang basahin if you can see it? Ano po? Sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak. At wala nang ibang magbabangon sa kanya. So we need a family. Ano po? We need somebody to help us. Sabi po, bumagsak. And there will be failures in life, mga minamahal. Sana po yung ating mga tahanan, mga pamilya, ay yung ating the greatest fan. Ano po ba yung fan? Meron po ba tayong fans? Tagahanga, sana po yung ating pamilya, yung ating greatest fan. Nagkamali pero anak, alam ko may improve mo pa yan. Hello po, andyan po ba kayo? Minsan siguro, easiest reaction natin pag nagkamali, na naman! Ano po? Ginawa mo na naman yan! Ano po? So para bang nagkakaroon po siya ng feeling na siguro yun talagang magagawa ko sa buhay. Pero sana po, our family will always be a fan or cheerleader. Ano po ba yung cheerleader? Kapag po medyo talo yung team, ano po sila yung nagpapalakas? Ano? Nagpapalakas ng loob, even in failures. Pag may bumagsak, sana po, meron pa rin siyang fan. Meron pa rin siyang, hindi naman sasang-ayunan siya, kundi siya po ay tutulungan makaahon. Ano pa po? Rejections. Meron na po ba tayong karanasan that we were rejected? Tinanggihan. Ayaw po nating ma-reject, but we will always have the feeling of rejection. Ma-criticize. Sino na po dito na-criticize? Ano po? Nagdamit ka, na-criticize ka.
Ano po, hindi ka nagdamit, na-criticize ka din. Ano po, hindi po, biro ka po. Ano? Kundi, merong mga, meron at meron na makikita po sa atin na maaring hindi maganda. Lagi natin itong mararanasan. Pero, sana po sa atin din, makita natin if it is right or wrong. Ano po, kung tama, edi okay, gawin natin. Mga minamahal, meron tayong mga karanasan na tinanggihan, di pinansin, di pinahalagahan, o palagian na lang na hinihiya, mga minamahal. Sometimes, the people around us, ang intention lang nila pahalagahan yung sarili, hindi yung iba. So, we will feel sometimes that we are not loved or accepted. If you don't have a family support na maranasan po natin ito, ang hirap bumangon dahil kung sa labas, hindi ka natanggap, sino pa ang tatanggap sa'yo? Mga minamahal, kaya mga parents o mga magkakapatid, let us fight for our family. Pakisabi nga po natin, I will focus on my family. Regalo sila ng Diyos sa akin. At sana po, yung ating mga pamilya ay kanlungan sa panahon ng bagyo. At meron po tayong picture na nais ipakita po sa atin. Baseball. Pakipakita nga ko, Diyo. Kapag po nandun ka pa lang sa bases, parang natatakot ka kasi pwede kang ma-out. Ano po? Pwede kang ma-out. Ano po? Pero pag nasa base ka na, ang tawag po doon ay you are safe. Pag nasa home base ka na. Kaya mga minamahal, in baseball, getting home is being safe. Sana po pag-uwi natin sa tahanan natin, it's a place of hindi rejection, but it's a place of acceptance. Pakisabi nga po, acceptance. Hindi sa muli po, ito tolerate kung mali, but it's a place of acceptance. Sabi po sa Kawikaan 11:29, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Mga minamahal, walang individual, walang pamilya ang nangarap na magulong buhay. Amen po ba? Pakitapik nga yung iyong katabi. Kapatid, alam ko pangarap mo ito. So, mga minamahal, huwag sana po yung ating tahanan ay maging place po of rejection, kundi maging place ng acceptance. Walang pag-ibig, kapag ganito po sa tahanan, walang pagtanggap na mararamdaman, walang patawaran, pag nagkamali, walang habag. Kapag ang meron po ay rejection, pagsisisihan, pagtuturuan, mga minamahal, this is not a place that we are dreaming of. Imbes na maging shelter from the storm, nagiging center of the storm. Lalong bumibigat ang problema at damdamin. Nais ko pong basahin po Ephesians chapter 4 verse 32. Medyo nagmamadali po tayo, it's because medyo mahaba po ito. Pakisabi sa iyong katabi, mahaba ito. Ano? So warning, ano po, warning. Ano po, pakisabi sa iyong katabi, mahaba ito. Pero huwag kang matutulog. Okay pa. I-encourage po natin yung ating katabi. Ano po? Sabi po sa Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo. Ayan, sabihin nyo sa iyong katabi, maging mabait daw. Okay. At maging maawain. Pakisabi sa iyong katabi, maawain daw. Ayan. At magpatawaran. Pakisabi sa iyong katabi, magpatawaran daw. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Yung Bible, mga minamahal, hindi lang nagsasalita noong unang panahon hanggang ngayon sa sitwasyon natin. Akma pa rin. Mga minamahal, bakit natin ipaglalaban? Bakit natin unahin ang ating pamilya? Dahil ang pamilya po ang pangunahing school natin. Pangunahing school o tagapagturo. Lahat po ng basic skills natutunan sa loob ng pamilya, paglalakad, ano pa po bang natutunan sa pamilya, pagbabasa, ano pa po, pagsusulat, ano pa po, pagsasalita, yung unang mga nabigkas ng anak natin, pinilit nilang gayahin sa atin, ano po, pagkain, gawaing bahay, good manners, mga minamahal. Lahat po ito ay nakuha nila sa unang school. Ano po yun ulit? Ang tahanan o
ang ating pamilya. Ano po? Kaya po, napaka-importante that we, mga minamahal, as their family, ay turuan sila, ipanalangin sila na bago pa sila lumabas ng bahay, ma-acquire na po nila itong mga gabay natin, basic life skills para po sa kanila. And family is like a garden. It is a place to grow people. Nakakita na po ba tayo ng garden? The same thing with our family. Our family is a place to grow. Isang tungkulin po na ibinibigay ng Diyos sa mga magulang ay ang palakihin ang kanilang mga anak ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Tama pa po ba yun? O obsolete na? Ano? Ala na po ba yun? Ay, luma naman na yung Bible. Para bang yung lumang textbook noon ng mga ginagamit namin noong 1990s, ay hindi na yan, luma na yan. Ganun po ba? Hindi po, mga minamahal. Yung ating pinagkukunan po ng mga aral na ito will never be obsolete. Ano po? Itong salita ng Diyos na ito will always be timely. Kaya po, mga minamahal, ito po ay ating gabay pa rin sa pagtuturo, pagdidisiplina ng ating mga anak. Maraming mga magulang ang hindi daw po ito ginagawa. Hindi naman po ito sa makatbong. Ano po? Pwedeng inaasa lang sa school o sa church yung pagdidisiplina ng mga anak. Hello? Kaya ang unang pagagalitan, nagpupunta ka pa naman sa church. Ano po? O kaya, anong ginagawa ng teacher mo? Hello, hello po? Pakisabi sa iyong katabi, wala sa makatbong nun. Ano po? Ano? Hello po? Parang ayaw niyo mag-usap. Pakisabi sa iyong katabi, wala po sa makatbong nun. Ano po? Ang unang pagagalitan, pwedeng yung teacher. Ano po? Hindi naman dahil sa may mga teachers po dito. O unang sisisihin, yung church. Hindi naman po natin sinasabing perfect ang church. Ano po? Maaring magsimula sa school o sa church, pero may tungkulin tayong mga magulang. Can I hear a good amen? Amen. Amen. Many parents will say, I will not impose my faith on my children. Ay, hindi ko ipagpipilitan yung aking pananampalataya sa aking mga anak. Hello, tama, mali? Isa pa po, tama, mali? Parehas ang sound. Tama, mali? Wala na. Hindi ko i-impose yung faith ko sa anak ko. Marurunong yan, mga yan. Eh, lalo na pag may sweldo na yung mga yan, ako, hindi na sila dependent sa akin. Tama, mali? Kayo po may sabi niyan. Dahil po siguro, alam natin yung totoo. Amen po ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Amen. Sabi po, mga minamahal, sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Hello po? Palakihin daw po saan? Sa tuntunin at aral lang Panginoon. Meron pala tayong tungkulin. Hindi pala pwedeng, I let them decide. Hindi pala pwede po, mga minamahal. Responsibility ng mga magulang na palakihin ang mga anak sa aral ng Panginoon, hindi po ito paging old-fashioned. Napaka-old-fashioned naman ni tatay. Napaka-old-fashioned naman ni pastor. Sabihin na pong old-fashioned kung old-fashioned ito. Hello, anyan po ba kaya? Sabihin ng makaluma naman si nanay. Kung ito naman ang mag-iingat o magliligtas sa anak natin, bakit hindi? Hindi ata po tayo nagkaintindi. Mga minamahal, kung ito ang mag-aayos at matulungang maabot ng ating mga anak yung ating mga pangarap para sa kanila, bakit hindi? Kung iniibig natin ang ating mga anak, dapat ituro natin sa kanila ang ating pananampalataya. Pag hinayaan natin silang mag-decide, pinapakitang pwedeng may option sila sa mga bagay na ito, mga minamahal, pwedeng sumama, pwedeng hindi, mga minamahal, mali yung ating naibibigay sa kanilang, kumbaga po ba, option sa buhay. May tanong po tayo dito. Okay pa, paki-flash nga, Kuya Jom. Next. Okay, meron tayong mga tanong dyan eh. Paki-flash nga yung, next. Ayan, ito po. Ang tanong natin, sama ka ba sa church? Ano pong sagot ng anak? Mama, next week na lang. Hinahantok pa ako. Hello po? Hello? Naranasan niyo na po ba ito? Ano po? O baka tayo mismo, ay, agtudtudumahit.
Masarap pang matulog. Ano ba? Mamina, sama ka ba sa church? Ano po? Ang sagot, may option sila eh. Nanay, next week na lang. Hello po? Pero yung tatay po, minsan mas firm daw eh. Ano? Mas firm daw yung tatay. Madiploma siya yung nanay eh. Pag yung tatay yung nagsabi, tara na, gayak na. Pupunta tayo sa church. Hello po? Aba, gagayak yan. Tama po ba? Ano po? Kasi wala siyang option. Ano po? Nais po nating sabihin sa pamagitan ng mga tanong na ito, as long as, mga minamahal, as long as sa inyo sila humihingi ng allowance, ng pagkain, dapat kayo pa rin ang boss. Walang nag-amen. Ano po? Mga minamahal. Ito po ay utos ng Panginoon, ituro ang salita ng Diyos sa mga anak sa lahat ng pagkakataon, kung hindi po, warning. Sabi ng Panginoon, hindi lang pala siya nag-uutos without a cause. Kung hindi po natin ituturo, iba ang mag-iimpluwensya sa kanila. Ano po? TV. Ano pa po? Computer games. Ano pa po? Internet. Ano pa po? Mga minamahal. Lahat ng pwedeng mag-impluwensya sa kanila. There's a research po na ang bata ay nanonood ng TV for 3 hours a day. Yun po yung average. Maraming lumampas dyan. At mga minamahal, gaano po kahaba ang kanilang pananatili sa church? Gaano kahaba? 2 hours per week. Mayroon po ba dyan? Ba't nahulaan po ninyo? Ano po? Ibig sabihin, 2 hours lang sila magstay sa church per week. Mga minamahal, baka mas mainam, ayain na natin. Pakisabi nga po sa iyong katabi, ayain na natin. Mga minamahal, hindi natin sinasabing perfect ang church, pero meron pong inam ang pagdalo sa church. Meron pong isang tao, sabi niya, nag-confess po siya. Sabi po niya, may problema ako sa drugs. Sabi po niya, tignan po siya nung pinag-confessan niya, mukha naman siyang malinis, mukha naman siyang malusog. Ang sabi niya, my parents keep dragging me to church when I was young. Hello po, iba palang drugs ito. Dinadrag siya ng kanyang nanay, ng kanyang tatay, tana na! Ano po? Dragging! Kailangan pa ipaliwanag, ano po? Joke po yun, pero kailangan ipaliwanag. Dinadrag siya ng parents niya. Sabi niya tuloy, salamat sa mga magulang ko. Hello po. Mga minamahal, basahin po natin yung Deuteronomy 6:5-7. Ibigin ninyo siya ng buong puso. Sino po yung Panginoon? Kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong mga tahanan. Sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon. Meron palang atas po sa atin. Where are the kids getting their values? Mga minamahal, sana ayon pa rin sa disiplina ng Panginoon. Hindi hihigit, hindi naman kukulang. Iba po, baka sobrang disiplina, ang higpit-higpit, nagre-rebelde yung anak. O kaya naman po, yung iba, kulang na kulang, sobrang luwag, hindi rin naman po ayon sa Panginoon. So what should we teach our children? What will they learn at home? Number one po, relationships. Paano makipag-relate sa iba? Paano magpahalaga ng isa't isa? Meron po bang pagpapatawaran, respeto, pagpapakumbaba, disiplina? Mga minamahal, sana ito po'y natututunan sa loob ng tahanan. Ano pa po? Character, pag-uugali o asal. Character is more caught than taught. Mga minamahal, hindi pwedeng i-lecture lang ito. It is seen. Kung anong nakikita, siyang ginagaya. Anong ginagawa ng matanda, siya rin gagayahin ng mga bata. Kaya pala malaki po ang katungkulan natin. Amen po ba? Pakisabi po sa iyong katabi, malaking katungkulan natin. Malaki ang papel ng pinapanood natin kasama sila. Ano pong pinapanood nyo kasama sila? Cardo. Ayan. Sino kaya doon ang ginagaya niya? Ano ba po? Cartoons. Ano ba? Ano kaya? Sino po ang mga hinahangaan natin? Gagayahin din nila yon, mga minamahal. Baka kahit mali na, mga minamahal, kumbaga ba, paborito pa rin natin o pinagtatakpan natin. Pakitanong nga sa iyong katabi, sino ba ang idol mo? Magiging idol din nila.
Kaya mga minamahal, sana po makita natin na ang tahanan ang hubugan ng character, mga minamahal. Number three, values. Mga minamahal, mga pagpapahalaga. Kung ano ang mahalaga sa iyong buhay, trabaho ba, pera ba, yung Diyos ba, yung church ba, yung pamilya ba, o yung career ba, mga minamahal, dito rin nila nakikita, dito nahuhubog ang kanilang pagpapahalaga. We have the influence. Kapag may kikitain kahit linggo at simba, nag-iimpluensya tayo ng magiging pagpapahalaga sa mga humahanga o tumitingin sa atin, lalo sa bahay. Mga minamahal, pwede ba nating tanungin, ano ba'y tinuturo ko o minomodel ko sa aking pamilya o sa aking mga kapatid? Is this the ones I want them to learn? Mga minamahal, ito ba yung gusto natin matutunan nila? Pangatlong bagay po, bakit natin dapat ipaglaban? Bakit natin kailangang unahin? O why should we focus on our families? Our family, ang pamilya ang pinagmumulan ng galak at saya o recreation center dapat ng mga tao. Home is a place where we should have fun. Masaya po ba sa bahay? Hello po? Hi? Gustong-gusto po ba nilang uwian yung ating mga bahay? Is it a place to play? A haven for happiness? To sit back and relax? Mga minamahal, hindi ganito ang maraming tahanan sa maraming struggle ang pag-uwi dahil maraming tension sa family. Warning po, meron po tayong ipapanood na video na baka meron kayong marinig na baka hindi kayo sumang-ayon. Pakisabi sa iyong katabi, warning! May maririnig ka. Pero huwag kang magagalit. Ano pa? Okay lang po ba? Are you ready? Are you ready? Ready na po ba yung video kay John? Okay po. Panoorin po natin. Okay, panoorin po natin itong video po na ito. Sa pinggan. Nagatong obubraon. Nagtagagluto. Ni. Ako, hansisinurot ang deluluto ko. Ano pa'y katatalo sa dita? Nunulisan na katatalo na gagiti animal da? Nupasir na kapasar tira brabi eh. Nakatado nga mo obra dita. Katapay na naman ijay katakwa. Hangaman malpasir aramida. Kasi nga aramida na. Pakasarakan ka natati ng mga kastong. Isa pita gawawit yan na dan. Na? Na na kapasarakan aramida na. Ang gato, kakaiwara, karugugi. Walis ka, go aware ka. Kila na ba sa kaya niya? Naksa dyan, ikwa yung matan anak ko niya. Wala ko na yung mga panang parpariga yung tinaganak yun. Ayan niya. At tapay ako aware ko na eh. Klablabaan pa. May may pwede bro ta. Ang swelduan. Kung pwesa dito yung ratuya balay. Ang malmalong matrabaho. Ako hindi pasahod yun. Ultimo, ako lang kumamat. Damagin niyo na kumama, kininang yung ano. Pabalin niyo matulungan, ninang niyo kumama. Nagdadakil kayo, magbabados kayo. Ayan na ni Jana. Jana, ayan mo Jana. Jana! Aldawan. Aldawan na. Ne, Jana, di pa nagsalugwit ang talo na ako, tatay pa ni tatay mo. Bumtapin kisa aratin mo ang Jana, lulunisan manangatan. Ay na! Punya mo ito pagsangsangitan ng mga bigbigatan na nang ko. Lulunis mga gunguta kung may isang Domingo ang gunguta ang mga tan eh. Nakakukuta pa ilaan. Na. Apo. Inlabas na. Inlabas sa amin nga ako di tanpat patuke kada arado kada amin ang anuangan nga puraw ng isip. Dapat ibalang. At ang takay pa ilaan nakaturog. Na. Pabising kan? Tanga tayo takwa. Pagkailulog po gaya. Bumangon kay titan aldawan. Lumlunisan niyo ko talaga nga paglulogsawan niyo ng yung agwada, ha? Kailangan mo. Nukas tama na takarami din niyo. Bagkatan niyo tapat bado yung tagtatalaw kayo. Ang nga kita kastang kang kanayon nga. Makauma kayo man. At papaparaw ako nga. Pugpugkaw dito, hindi kayo man lamang ri na. Imbati na tayo ni tatang yo, takapunta kita kinasado yo, may ala kumano si kailat imbati na ta si murot kanya kaanmot. Pati siya nairamrama ng ibabati ni tatang yo. Father, dito, nagsutod!
iti mo bina na yadi lutuwag. Adi lutuwag kay nahapo. O nga kaasi mo law. Kaasi mo law na iti pampamayaan nyo kanya po. Ay, nalaba ako yung dyan. Natalulutuan. Talulutuan. Ako, naksitan. Diyos ko. Iti anak ko, walo na ako. Ay, sumawa mo na tati. Dodura na po. Ay, yung pagkatan ko nga itlog kanyang istipan ni itlog. Timanok ko na tugo mo tayo pinalam. Tapi lang babas kahit kumanay. Naabak ang iti periya de rabi igamin, mother. Kaya mo tayo itiko taulong kay tay. Ala, kasuri agarot. Pero naabak, itry ko garta barang itlog ti ostrich iti bagatan ko. Tanga. Adi na laba ang pwede dyan, mother. So, namutan na nakuno. Labang panu. Thank you. Ano ba? Thank you sa video. Naintindihan niyo po ba? Ilocano, ano po? Pero sana po, makita natin na pwede tayong magkaroon ng tahanan, pero baka ito ay lugar lang ng pagalitan, o kaya po, maminamahal, nakuha po ba ninyo? God made the family as a recreation center. Ano po, dito tayo makapag-relax, dito tayo magmahalan, at masarap po ang pamilya, masarap uwian ang pamilyang masaya. Amen po ba? Ayaw na ayaw po ng diablo ng pamilyang tumatawa. Gusto niya pamilyang malungkot. Kaya po, ipaglaban natin yung ating pamilya. Let our homes be filled with laughter. Let our homes be filled with fun times, mga minamahal. At sana po, meron man tayong gustong ituwid, pero there will be times of fun. Pakisabi nga po, fun and laughter. Meron po kaming fun moments sa aming pamilya. We are not perfect, pero kapag kumakain po, para bumilis din kumain yung aking mga anak sa halip na pagalitan ko sila, there are times na, sige, race tayo, race tayo. Unahang makaubos. Ano po? So, nag-uunahan naman kaming kumain. Ano po? Watching our favorite TV programs or family devotions or family vacation, mga minamahal, muli, maigsing panahon lang ang pagsasama-sama bilang pamilya. Let's enjoy it. Mga minamahal, are you still ready for more? Mga minamahal, sa pamilya dapat nagpapasimula ang paglilingkod sa Diyos. Huli na po ito. I hope you will agree. Isa pang bagay na nagbibigay ng closeness at joy sa family ay yung paglilingkod sa Diyos na magkakasama. Kakaibang bonding po ito dahil galing ito sa Panginoon. Ano pa yung church? Kanina, sabi natin, may inam na nasa church. Ito po yung lugar na safe tayo, yung lugar na pwedeng matuto tayo sa mga bagay na hindi may turo, marahil ng eskwelahan o ng anumang seminar. It's because this is God's gift for us. Dito tayo nagagabayan ng salita ng Diyos, nalalayo sa negative influences, nagkakaroon ng mabuting kaibigan, napapainam yung ating skills, yung ating mga talents, at nagkakaroon tayo ng puwang na sa halip ng isipin lang natin sariling kauunlad, ay ikauunlad ng iba sa pamamagitan po ng ating pagtutulungan. Mga minamahal, merong parang magnet kapag ang buong pamilya ay nakakakilala at naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Meron po isang study, pakita natin. America's divorce rate, mas mataas na po ito siguro ngayon. Ano po? America's divorce rate, mula po sa isang study ng Harvard University, ay 50% na po sa US. So, one out of two marriages ay hindi po nila makita na sila ay compatible. So, nagdi-divorce. Pero, sa isang study po, families where they read the Bible daily together, meron po ba tayong daily reading time sa ating pamilya? They pray together and went to church together. The divorce rate is 1 out of 1,286. Yung divorce rate. Mga minamahal, sabi po sa Acts 16:34, meron ba talagang joy when we go together, believe God together, serve the Lord together? Pagkatapos, sabi po dito, pagkatapos sila isinama sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain, si Pablo. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. May kakaiba pong kasiyahan kapag tayo po parang accomplished tayo. Pag makapag-graduate tayo, accomplishment. Ano po?
kapag baka magkaroon tayo ng makabili ng pangangailangan ng anak natin, there's a certain accomplishment na nararamdaman natin. Pero po, lalong-lalo na kapag yung pamilya, mga anak ay kasama natin sa church, there's a sense of accomplishment. Amen po ba? Parang mas mataas. Bakit? Yung yaman, yun po, maibigay natin sa kanila, maaring may time magamit nila, may time hindi na. Yung tayo, maaring wala na later on. Saan sila sasandal? Pero kung mayroon po silang relasyon sa Diyos, alam nating they are safe even after tayo po ay mawala na sa lupa na ito. Can I invite you to stand, mga minamahal? Mayroon po tayong tungkulin bilang mga magulang. For that thing called pamilya. For that thing called, na minsan parang sa media, hindi na mahalaga. Alin po yun? Pamilya. For that thing called, pwedeng isang tabi dahil baka may mas mahalaga, career. O kaya may mas mahalaga, fame. For that thing called pamilya. Meron po pala tayong katungkulan bilang mga magulang, ilapit sa Diyos ang mga anak at turuan natin silang maglingkod. Kagaya po nung sinabi ni Joshua. Sabi po sa Joshua 24 verse 14, sabi po niya, nakikita ko po ito sa mga pintuan, nakikita ko po ito sa mga sticker ng mga nasa sasakyan, nakikita ko po ito sa mga kusina. Sana po hindi lang ito sticker, kundi ating decision. Pakisabi nga po, decision. O paninindigan. Nang sabi po ni Joshua, kung kayo, maglilingkod kayo sa ibang Diyos, kung kayo ayaw niyong maglingkod sa Diyos, sabi po niya, sa last part ng verse 15, sabi po niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Hello po? Pwede po ba nating basahin na malakas? As for me and my house, we will serve the Lord. Sana po, hindi na kailangan natin na magdebate, may iba na siyang faith o meron na siyang narating sa buhay. Hindi, sana po ipaglaban pa rin natin. Busy na siya. Hindi, sana po ipaglaban pa rin natin. It's because, mga minamahal, what is life without the Lord? Anong buhay na malayo sa Panginoon? Very dangerous. Mga minamahal, dahil po kung malayo sa Panginoon, saan siya malapit? And the enemy comes to steal, kill, and destroy. Yun lang po ang intensyon ng devil. Siguro, mukhang umuulad, pero hindi. Hindi lang pag-unlad ang kailangan ng tao, ng individual, ng ating pamilya. Kaya po, sabi po ni Joshua, matapos po silang magkaroon ng mga gera, pakikipaglaban, mga minamahal, sabi niya, as for me and my house, nakita ko na kasi ang kayang gawin ng Diyos, we will serve the Lord. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. Sana po ito yung ating battle cry. Pwede po ba nating minsan pang basahin ng may conviction, may desisyong kasama, sabihin natin, I would like to agree and say, Amen. Wala nang ibang lugar, wala nang ibang makakatulong, the Lord alone. Lahat po ng sinabi ng Diyos patungkol sa pamilya, effective pa rin hanggang ngayon. Kahit mga minamahal, lumang-luma na ang Biblia. At ang lahat po ng sinabi ng Diyos ay sinasabi rin niya patungkol sa church. Let the church be a family. Let the church be a place na merong pag-uusap. Merong pagkakwentuhan. Kaya po meron tayong mga cell groups. Hindi naman natin makausap talaga lahat. Magkakaiba tayong level. Pero sana po makita natin, this is my family. The church is my family. Amen po ba? Is it your family? Pamilya ba natin? Magkamayan, kumain ng sopas, pagkatapos, magkakwentuhan. It's a family. Amen po. At sana po meron pa rin tayong makita, mga minamahal na mga magulang, na inaalam din yung paboritong kanta ng anak. Hello po, ano ba yung paborito mong kanta?
Bakit mo inaalam? Sa likod pala ng mga tanong na ito, gusto ko lang naman makipagkwentuhan. Meron pa po bang mga tatay na makikipagkwentuhan sa mga anak? Hello pa, mga tatay. Meron pa bang mga tatay na makikipagkwentuhan sa anak? Kailangan pa rin nila ng tatay sa tahanan. Kaya po, usapan namin mag-asawa kapag kahit may ginagawa kami at namulit sila, Mama, may sasabihin ako sa'yo. Alam niyo po yung aming bunso, laging ganun, Mama, Papa, may sasabihin ako sa'yo. Tapos, ano yun? Noon pa lang siya nag-iisip ng sasabihin. Noon pa lang siya nag-iisip ng sasabihin. Pero yung attention po, Mami naman, napakahalaga. Kasi kanino na siya magkukwento kung di siya makapagkwento sa bahay? Darating din ang punto talaga pang hindi na tayong kukwentuhan niya na. May mga nanay pa ba na ayain pa din sa kapili ang mga anak? Meron pa bang nanay na pwedeng iiyak yung kaligtasan ng kanyang mga anak? Gayun din po sa mga hindi naranasang magkaroon ng pamilya. Sino po ang may karanasan ng pamilya? Sana po, bilang church, tayo rin ang mag-offer na makaranas magkaroon ng nanay, magkaroon ng kaklose na tatay, magkaroon ng mentor ang iba sa pamamagitan natin. And as a church, let's help the community na maranasan that thing called, ano po? Pamilya. Tayo pong lahat ay umuko, tayo manalangin. Lord, we thank you for giving us families. Salamat po sa mga karanasan namin na meron kaming mga nag-aruga, mga tatay, nanay, lolo, lola, extended families po. Nalulungkot kami kung wala na sila. Pero salamat po kung sa bawat isa sa amin naranasan namin magkaroon ng mapag-aruga, concern, hindi man perpekto, pero mapagmahal na pamilya. Pinagpapasalamat namin ang mga tatay, mga nanay, mga lolo, lola, na maaaring sinasabi man, in-spoiled yung mga apo. Pero Lord, salamat po because we have experience, Lord God, na mahalin, pahalagahan. Pinagdiriwang namin ang bawat isa. Gayun din, Panginoon, patuloy namin pinaglalaban ang kahalagahan ng pamilya, kahalagahan ng pagmamahalan, kahalagahan ng pagpapatawaran, kahalagahan ng pagtanggap, kahalagahan ng pagiging masayang pamilya, kahalagahan na matagpuan nila ang bahay ay masarap uwian. Makita nila ang bahay, ang tahanan ay lugar din ng pagtatawanan, ng pagbibiruan, ng pag-iiyakan din sa panahon na may problema, pagsusuportahan. Salamat po, Panginoon. And we thank you for giving us the wisdom to talk about families. Dahil, Panginoon, mas maunlad, mas masaya, matibay ang bansa kung matibay ang pamilya. We thank you, Lord God. Pinapahalagahan namin ang bawat pagsasama sa lugar na ito. Taliwas man ang mundo, pero kami, ipaglalaban namin ang pamilya. Ito pong aming panalangin at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. At lahat ng pinagpala ng Panginoon ng pamilya, let's all say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.